Ready ka na ba? Ilang beses na bang naitanong sa iyo ang linyang ito? Ano bang ibig sabihin ito? Ready na maiba ang lugar? Ready na maiba ang mga kasama? Ready na makitang muli ang mga pamilyar na mukha, mga sandali at matagal nang nakasama? Mabilis na lumilipas ang oras, lalo na sa panahong ito. Ano ba ang sikreto ng masayang buhay? Sa mga may edad nga lang ba talaga makakaintindi ang video na ito? Yung bang tinatawag nilang nasa huling biyahe? O may matututunan ang lahat dito? Maaring sumahin ang sikreto ng edad sa mga salitang ito. Una, huwag matakot. At pangalawa, huwag magsisi. Dapat i-enjoy lang ang buhay habang kaya mo pa. Huwag mong hintayin na hindi ka na makalakad bago pumunta sa mga lugar na gusto mong puntahan. May mga matatanda akong nakausap. Isa sa mga regrets nila sa buhay ay ang hindi niya o hindi nila pagpunta sa mga lugar noong kaya pa nilang lumakad. Basta pwedeng puntahan, sige puntahan mo. Kapag may nagiya, sige, sama lang. Tuwing may mga pagdiriwang kasama ang mga kaibigan, kaklase at pamilya, huwag sayangin ang pagkakataon. Ang pagsasama ay hindi lamang sa pagkikita sa labas o nakatutok sa pagkain, pero para rin ito sa oras na makasama at ma-enjoy mo pa sila. Wala naman talagang nakakaalam kung kailan ka. Alam mo na. Kung may pera ka sa bangko, huwag maghinayang kung kailan ito gagastusin. Gastusin mo ito para sa iyong sarili habang kaya mo pa. Gastusin mo ito habang pwede ka pang mamili ng gusto mong bilhin. Habang pwede ka pang magkumpara. Baka nga ang pera mo sa bangko ay hindi na sa iyo kung wala ng oras. O kaya, kung hindi ka na makabiyahe, baka kahit mag-ready, hindi mo na magawa. Kung gusto mong kumain, huwag pigilan ang iyong sarili at magpakasaya. Kumain ng mga masustansyang pagkain. Kung gusto mong kumain ng mga pagkain hindi maganda sa kalusugan, hindi rin naman masamang tumikim. Basta't hinay-hinay lang. Sabi ko nga, kung ang pag-aalala ay nakahagamot sa iyong sakit, sige, mag-alala ka. Kung ang pag-aalala ay makakatulong para humaba ang iyong problema, hala, mag-alala ka. Kung ang pag-aalala ay makakapagpaligaya sa iyo, hala, mag-alala ka. Huwag malungkot kung ikaw ay may sakit, kundi harapin ito ng may positibong pananaw sa buhay. Lahat naman ay dumadaan sa karamdaman. Kung ikaw naman ay may sakit na hindi na maaaring magamot, harapin ang mga unsettled issues para wala kang pagsisihan sa iyong pagpanaw. Hayaan ang doktor na mag-alaga sa iyong katawan. Hayaan ang Diyos mangalaga sa iyong buhay. Wala namang pinlano ang Diyos na makakasama sa iyo. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future." O ayan ang sabi, plans to give you hope daw and not to harm you. Kung nahihirapan ka ngayon, baka hindi mo binigay lahat. Baka nag-iwan ka pa. Kaya ka nahihirapan. Ibigay mo lahat sa Kanya. Ibigay mo ang lahat-lahat. Hindi naman pwedeng ibibigay mo ang ibang bahagi ng iyong buhay. Pero yung iba, ikaw ang nakatoka. Aba eh, hindi pagsuko ang tawag dun. Tandaan mo ang mahalagang bagay na ito sa iyong buhay. Una, isuko ang lahat sa Diyos. Pangalawa, pangalagaan ang iyong kalusugan. Sarili mo yan, ikaw lang ang may control ng mga kinakain mo. Pangatlo, gamitin ang iyong retirement fund o ipon para sa iyong sarili. Sa'yo yan! Gastusin mo kung may oras at sobra. Pang-apat, pahalagahan ang natitirang oras sa iyong mahal na buhay. Panglima, makipagkita sa iyong mga kaibigan, pamilya, kaklase, mga dating kaopisina, pati dating nakasamaan ng loob habang may natitira ka pang oras. Yan! Yan ang mga bagay na dapat mong gawin bawat araw. Mumiti, humalakak, tawa lang! Yung malutong, hayaan mong mainis ang mga nasa paligid mo habang malutong ang tawa mo. Sila ang mga taong hindi marunong magsaya sa buhay. Sila ang mga taong malulungkot. Ang buhay ay mahalin tulad sa umaagos na tubig. Hindi mo na ito maibabalik pa. Kaya laging maging masaya. Thanks for watching. Please share and like the video para mas maraming makapanood at matulungan. And please like the page po para pag may bagong video, ma-notify ka kaagad at mapanood ito. Maraming salamat and God bless you.